Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Good morning po sa inyo pong lahat at welcome po sa ating pong morning devotion. And before po tayo magsimula, tayo po muna pong lahat po ay manalangin. Let's pray. Lord God, salamat po muli sa umaga pong ito, sa araw pong ito na binigay mo po para po sa amin pong lahat. And we know, Panginoon, na patuloy mo kaming ibe-bless sa pamamagitan ng inyo pong salita na mapapakinggan namin ngayong umaga pong ito. Patuloy na maging daan po ito upang ma-develop ang amin pong buhay at higit sa lahat, Lord, ay maging katulad mo, Panginoon, sa bawat ginagawa po namin. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Maghari ka po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Muli, good morning po sa inyo pong lahat. At ako po si Brother Renz. And welcome po sa ating pong morning devotion. And this morning is pag-uusapan po natin about improving myself or improving yourself. At napakaganda po nung topic po natin for today. Galing po ito sa Colossians chapter 1 verse 10. And isang malaking question, how can we improve ourselves? Or how can we improve myself, yourselves? At isang katotohanan po, ano po, na para ma-improve natin yung sarili natin, and personally, ginagawa ko po ito, is setting an objective or objectives. Okay? Sa bawat araw po is meron akong objectives kung bakit, paano ko na-improve yung sarili ko, is about setting my objectives every day. At ang mga tao, ganun din. Para mag-improve sila, kailangan nila mag-set ng objectives. Example, kung ikaw ay isang atleta, kailangan may objective ka na matapos ka every day. Kailangan makatakbo siya ng siguro 10 kilometers every day, 5 kilometers every day. Kaya tayo bilang mga Christians, for us to improve ourselves, to improve myself, yourselves, is to set an objectives every day. Kaya po mahalaga na tayo pong lahat nagsaset ng objectives. Ano po ba yung objectives? It's your goal, your aim every day. Ano ba yung aim mo every day? Ano ba yung goal mo every day? Maybe yung aim mo is to have a good day, or maybe ma-improve mo yung sarili mo, yung skills na meron ka. Kaya mahalaga po na nagsaset tayo ng goal. Okay? As Christians, meron din po pala tayong kailangan iset na goal every day. Lalo tigit sa mga weaknesses na meron po tayo, para ma-improve tayo, kailangan natin mag-set ng objectives. Dahil kapag may objectives tayo, merong good result. Kaya nga po sabi dito, what is your goal? Ano ba dapat yung maging goal mo every day? Ako personally, ito po yung ginagawa ko. Ini-improve ko yung character. Okay? Dine-develop ko yung weaknesses. Kailangan din po natin itong gawin. Kailangan natin i-develop yung character natin na katulad dapat nung kay Jesus. I-develop kung paano siya nakikitungo sa ibang tao, kung paano niya pinapakitunguhan yung mga taong nasa paligid niya. And second is yung ma-develop yung knowledge po natin dun sa word ni Lord. Okay? Kaya everyday is ine-encourage po tayo ng mga pastor kung bakit din po nagde-devotion, because upang ma-develop po tayo personally dun sa knowledge ng word ni Lord. Lalo tigit is yung tinatawag po na maging to be like Jesus every day. Kaya napakagandang maging goal po natin sa araw-araw is maging katulad po ni Jesus. How can we do it? To set an objectives. Walang ibang magiging sentro ng objectives natin kundi si Jesus. Sa lahat ng gagawin po natin, si Jesus yung center. Sa lahat ng i-improve natin sa buhay natin, walang ibang kailangan maging goal doon kundi si Jesus. So kaya every day, you must set an objective. Okay, objectives. Why? In every objectives, there's room for development. Ang ganda po nung bagay pong yun. In every objective, meron pong lugar upang ma-develop tayo pong lahat. Kaya napakahalaga, kung gusto po nating mag-improve, ito ang dapat po nating gawin. Galing po sa Colossians chapter 1 verse 10, sabi niya, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increase in the knowledge of God,
Very clear yung sinasabi po ng Diyos. Upang ma-develop, upang ma-improve tayo every day, kailangan po natin, we need to walk in the manner of the Lord. Pag sinabing manner, pag-uugali na katulad ng sa Diyos. Paano po natin ito magagawa? Kailangan hindi yung ibang tao yung piniplease mo. Hindi yung mga katrabaho mo, boss mo, mga teacher mo, kundi walang ibang kailangan ka i-please today, walang iba kundi si Lord. Bakit? Because you want to improve yourselves. Kailangan nating ma-improve yung sarili natin. For us to improve it, kailangan natin lumakad dun sa pag-uugali na katulad po ng sa Diyos. Bakit? Si Jesus kasi, wala naman siyang ibang pinilis nung siya po ay nandito po sa mundong ito, kundi yung Diyos Ama. Katulad po natin bilang mga tagasunod ng Diyos, wala kang dapat i-please. Walang ibang, kundi si God lamang. Pangalawa, sabi din po dito, we need to increase our knowledge of God. Kailangan natin ma-increase yung knowledge po natin sa dun sa pagkakakilala po natin sa Panginoon. At paano po ito? Through devotions, through reading His words, through prayers. Why? Because si God, nagsasalita po siya through our devotions. Kaya mahalaga at ine-encourage po namin po kayong lahat na araw-araw po mag-devotion. Because dun sa part pong yun, madedevelop yung character, madedevelop yung life, at madedevelop din po yung relationship po natin sa Diyos. At in that way, may improve natin yung sarili natin, yung weaknesses po natin sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng Bible. Kaya napakahalaga na patuloy po natin ilagay po sa puso't isip natin yung salita ng Diyos at mai-apply po natin ito sa araw-araw. Bakit? Ang isang magandang resulta po nito is bearing fruit. Ibig sabihin, mamumunga ka. At magpuproduce po yon ng tinatawag pong good works. Okay? Ibig sabihin, kung meron kang malalim na relasyon sa Diyos, is mamumunga po ito ng tinatawag po na magandang pamumuhay. At yung magandang pamumuhay pong yon, bunga po yon ng magandang relasyon po sa Diyos. Kaya today, I challenge everyone, sina-challenge ko po kayong lahat, na i-improve natin yung kahinaan po natin, i-improve po natin yung ugali na katulad po ng kay Jesus, i-improve natin yung kaalaman po natin pagdating sa Bible sa pamamagitan po ng pagde-devotion. Kaya patuloy po tayo na mamuhay ng tama at kalugod-lugod po sa Diyos at i-improve natin yung sarili po natin sa araw-araw. Because every day is a great opportunity for improvements. Kaya good morning po muli sa inyo pong lahat at sana na-encourage po tayo na ma-improve yung sarili po natin sa araw pong ito. And before po tayo pong magtapos, tayo pong lahat po ay manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain mo po yung mga bawat isang nakikinig. At higit sa lahat, Lord, patuloy na ma-improve po namin yung sarili namin, ma-develop po namin na katulad po ng character na meron po kayo. Kaya Lord, patuloy na pagpalain mo po ang bawat po sa amin, lalo't higit sa bawat makikinig po sa umaga pong ito. Salamat Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.